Hi Cancer, ito po yung mensahe sa iyo for today. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa iyo for today. Maraming salamat po sa inyong suporta dito sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Ayan, meron tayo ditong empowerment, spirit guide. Meron tayo ditong well-being. At mayroon tayo ditong compassion. So, ngayon, Cancer, kayang-kaya nyo nang alagaan yung sarili ninyo. So, hindi na kayo vulnerable dito. Nagiging maingat na din po kayo sa inyong kinakain. And also, nandun pa rin yung compassion ninyo para sa ibang tao. Nandun pa rin yung kindness ninyo. Hindi na po yata yan mawawala sa inyo, Cancer. So, nasa katauhan nyo na yan, nasa inyo na yan. Yung pagiging mabait, ayan. So, ngayon nga lang po, kailangan nyo pong lagyan niya ng limitasyon para hindi kayo maabuso. Tignan po natin ano pa yung mensahe sa'yo for today. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin for Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus pagdating po sa trabaho? Meron tayo ditong The Fool. So, nandito yung lakas ng loob mo ngayon, Cancer, para magpatuloy at para umiba ng direksyon. So, pwede po na kayo ay... Ito, kakasimula nyo lang sa bagong trabaho po ninyo. Ayan, pwede po na orientation ninyo ngayon sa new work po ninyo. So, parang ito, kung ito yung pinoproblema mo last time or last year, nahihirapan ka, parang gusto mo nang mag-resign. Yung iba po sa inyo talagang pinush nyo na ito, pinurse nyo talaga. Prioritize ninyo yung mental health po ninyo. So, pwedeng dahil nga, kaya kayo nahihirapan sa trabaho dahil sa mga katrabaho ninyo, hindi mismo dun sa trabaho talaga ninyo. So, ayan, ngayon, ito. So, may bagong simula po dito pagdating sa inyong career. Tignan po natin. And nakikita ko kasi dito parang mas masaya ka, Cancer, kung nasaan ka man ngayon or kung ano man itong ginagawa mo. Tignan po natin. Nandun yung excitement mo. Na alam mo na mas may magagawa ka dito, na mas mag-i-improve ka. Tignan po natin. Pagdating sa finances. Meron tayo ditong Queen of Pentacles. Ayan, nabibigay mo po yung hilig mo ngayon. Kung ano yung mga gusto mo, talagang hindi mo tinitipid yung sarili mo. So, nakakapag-provide ka po. Kahit yung mga wants mo ngayon, Cancer, kayang-kaya mo yung i-provide. Pwede po na may bibilin ka ngayon na isang item pagdating po sa sarili mo. So, yan. Matutuwa ka po. Sasaya yung puso mo. Ngayon din po, ngayong araw mismo, meron po kayong ma-accomplish. Ayan, pwede po na maaga nyong matapos yung inyong trabaho. Or pwedeng matapos nyo siya ngayong araw mismo. Tignan po natin. So, matatag po yung finances mo. Siyempre, kailangan pa rin dyan is tamang pag-handle po. Tignan po natin pagdating naman sa business mo, Cancer, if may business ka. Four of Pentacles. So, ang sinasabi lang dito ni Universe sa'yo is gamitin mo yung pera mo sa tamang paraan. Ayan. And madami pong pera, oh. Diba? Kapit na kapit. Mahigpit ka ngayon pagdating dito sa iyong kinikita. So, talagang minimake sure mo, Cancer, na sa mabuting paraan ito, mapupunta sa bagay na hindi mo pagsisisihan. So, natututo ka na din pong i-invest yung kinikita mo sa tamang paraan. Before kasi, kung meron kayong business before pa, hindi nyo yan naiisip. Talagang kumikita nga kayo, pero hindi nyo nakikita yung kita nyo. Hindi nyo siya nalalasap. Ayan, hindi nyo maramdaman na kumikita kayo na, ay, ganito na pala yung kinikita ko. 100,000 na pala yung kinita ko. First month ng business ko, pero hindi ko naramdaman yun. Kasi po, maring madami kayong gastos, madami kayong tinutulungan. So ngayon, ayan po. Okay, kailangan meron na kayong plan pagdating po dito sa inyong business. Kung magbabranch out pa ba kayo or magfo-focus ka dito sa isang branch mo or sa main branch mo, sa main business mo. Ayan, pwede rin po kayong magdagdag. So, kaya lang, kailangan nyo pong pag-aralan yan. If kaya nyo pa ba, kaya pa ba ng time ninyo na magdagdag pa ng other source of income? Kasi, syempre, mahirap din naman na number 41, your lucky number. Mahirap din naman po kasi mag-handle ng maraming business, lalo na kung iba-iba yan. Pero, nasa sa inyo po yan, nasa diskarte nyo po yan, Cancer. So, kung kaya nyo naman po, feeling ninyo, ayan, at alam nyo sa sarili nyo na kaya nyo talaga, i-push nyo po yan.
Tignan natin, Spirit Guide. Pagdating sa love life ni Cancer, kamusta naman po? Mayroon tayo ditong Queen of Swords. Ayan, pwede po na may nag-overthink sa inyo ngayon dito. Pwede hindi kayo okay ng asawa mo, ng person mo, ng boyfriend mo, ng girlfriend mo. Forgiveness, okay? Surrender. Pwedeng may sumusuko na dito sa relationship ninyo. Pwedeng ikaw to, Cancer, iniwan mo na yung person mo. Parang feeling mo hindi na siya magbabago. Or baka ikaw naman to, Cancer, ikaw naman yung iniwan ng person mo. Ayan. So parang, alam mo yung walang magandang pag-uusap dito. Hindi naging maganda yung pagtatapos po ng relationship ninyo. Though, nandun pa rin yung compassion mo with your person. Ayan. So, gusto mo pa rin yung taong to. Kaya lang kasi hindi mo siya pinipilit as of this moment. Maaring nagpo-focus ka din ngayon sa iyong sarili. Pinaprioritize mo yun yung sarili mo. Okay lang yun. Talaga, minsan kasi may mga bagay talaga na kahit anong pilit natin, hindi talaga siya mag-workout. Lalo na kung hindi talaga yun para sa atin. So, kailangan nyo po yung tanggapin. So, acceptance is the key here pagdating sa buhay mo ngayon. Ayan. Yan lang po yung mensahe sa'yo, Cancer. Maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come. Hi Pisces! Ito po yung mensahe sa'yo for today. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo. Meron tayo ditong well-being. So third time na yata itong lumalabas. Ayan. Lagi siyang mayroon sa inyo. Fire signs. Ayan. Ay, fire. Pati kay fire signs pala. Parang halos lahat kay fire signs lumabas to. So meron tayong well-being, fertility, Pisces. At meron tayo ditong peace. Okay. Marami sa inyo, inaalagaan nyo yung sarili nyo kasi gusto nyong magbuntis. Yun yung nakikita ko dito. So, ayan po, kung gusto nyo talaga, yun naman talaga, kailangan handa kayo emotionally, physically, and financially kapag gusto nyo na pong magkaanak. And yung iba sa inyo, ito talaga yung wini-wish ninyo. Parang nag-o-offer pa kayo ng candle, ng prayer talaga para dito. Pwede rin naman po na, ayan, pagkagaling ninyo, kasi baka merong sakit yung iba sa inyo, pagkagaling ninyo, meron na kayong ipoperso dito, meron kayong uumpisahan. So parang yung may mga times po na tahimik yung life ninyo, mag-isa kayo, nakakapagmuni-muni kayo, may mga realizations kayo na talaga namang, ayan o, yung iba naman sa inyo, kailangan nyo talaga ng katahimikan para makapag-isip po kayo na mabuti kung ano itong gusto nyong umpisahan. Kasi ito, hindi naman porket fertility ito ay means pregnancy na siya agad. Pwede rin po kasi na meron kayong gustong umpisahan. Yun din yung kasing isa na to. Fertility. Tignan po natin pagdating sa career, Spirit Guide. Meron tayo ditong Page of Wands. Ayan nga, meron nga kayong tinatarget dito. Pwede po na may tinatarget kayo na company na gusto ninyong pasukan, gusto ninyong pag-applyan ngayon. Judgment, 'di ba? Sabi ko nagmumuni-muni yung iba sa inyo dito. Ayan, nakapagmuni-muni na po talaga kayo, Pisces. Alam niyo na yung gagawin niyo pagdating sa life ninyo. Pwede po na nag-aayos na yung papers yung karamihan sa inyo tapos ipo-pursue niyo na talaga ito. Page of Cups. Ayan, so, pwedeng may tatawag po sa'yo ngayon. Ayan, pwede rin na, ano ka na ba? Ano ba to? Mapopromote ka sa work? Pwede rin po na, ayun, hired ka na ngayong araw. So, may good news ka po na marireceive dito pagdating sa iyong career. And para bang makakahinga ka ng maayos, hi, salamat. Mapapaganyan ka. Tingnan po natin. Hindi ko alam ha, kung nag-apply ka ba ng work or nandyan ka sa work mo. Basta parang, hi, salamat. Ayun, parang feeling of relief. Yun yung maaanuhan mo. Tignan natin. Pagdating naman, parang maginhawa, yun. Tignan po natin. Ace of Pentacles, pagdating sa kaperahan. Ace of Swords. Okay, ano ba yung gusto mong gawin dito, Pisces, pagdating sa pera mo? So, kailangan mo lang daw maging honest sa sarili mo. And also, kailangan po is alam mo kung saan mo ba dadalhin yung pera mo. Ayan, pwede rin naman po na meron na talaga kayong pinagdadalhan ng pera nyo ngayon. Pwede po na meron kayong sinusuportahan, Pisces. Ayan. So, magandang energy po ito kasi kung ano man po itong gusto ninyo, makukuha nyo talaga siya. Kailangan lang po is kontrolin nyo yung inyong emotions. Yan yung kalaban nyo kasi, yung inyong emotions. Pagdating dito sa kaperahan. Minsan kasi, di ba, kunwari, nagtitipid kayo, tapos
ay baka hindi nga pala emotions, baka tiyan po yung kalaban ninyo, Pisces. So, di ba, pag kunwari nagtitipid ka, tapos may nakita ka, nag-crave ka bigla, mapapa-order po yung iba sa inyo or napapabili kayo ng pagkain. So, ang kailangan nyo po dito is kailangan disiplinado po kayo. Okay, kung nag-iipon po talaga kayo, meron kayong gusto talagang bilhin, kailangan po disiplina pagdating dito sa finances po ninyo. Tignan po natin, pwede po na may marireceive kayong kontrata ngayon, meron kayong pipirmahan. Pwede rin po na may marireceive kayong malaking pera ngayon. Ayan, pwedeng galing siya sa isang lalaki. Tignan po natin, Spirit Guide, ano pa po yung mensahe natin? For Pisces, pagdating po sa negosyo. Meron tayo ditong 8 of Pentacles, so sobrang busy mo sa negosyo mo ngayon, daming orders, daming kliyente. So nandiyan yung peace of mind mo, why? Kahit na busy-busy ka, 'di ba? At peace ka kahit busy-busy ka, why? Kasi napakadaming benta ngayon. Oo, kaya masaya yung puso mo at saka yung utak mo. Okay din kasi nga kung madami kang bayarin, Pisces, ayan. Makakapag-relax, relax ka talaga. So, parang may ginhawa talaga na hatid yung araw na ito para sa inyo. Tignan po natin pagdating naman sa Love Life Spirit Guide. Kamusta naman po? So, nakita ko ang number 1111 nung tumingin ako dito sa phone. So, 6 of Cups. So, may reconciliation dito. Ayan, pwede rin po na may paparating na baby sa inyo ng person mo. The Magician, mukhang hinihiling nyo talaga yan. Or yung person mo minamanifest kanya or the other way around. Tignan po natin ano pa yung mensahe sa'yo, Pisces. Pisces, ano pa po yung mensahe natin for Pisces Spirit Guide? Dalawa lagi lumalabas ngayon. Secret admirer, someone has different feelings for you than they are letting on. So, pwedeng kaibigan mo to kasi Six of Cups is pwedeng childhood friend mo yan. Ayan, childhood friend mo na meron talaga siyang pagtingin sa'yo. So, pwedeng opposite sex yan. Meron tayo ditong wait, don't rush into it, allow nature to take its course. So, ayan, hindi nyo daw kailangan magmadali pagdating sa love life ninyo. Pisces, hayaan nyo muna. Ayan, divine timing naman is at work in your love life. So, wala kang dapat ipangamba dito. Okay? So, wag nyo pong ipilit. Yung iba sa inyo, maaaring kayo ito, yung nakaka-feel nito sa friend ninyo. So, wag kayong aamin. Masisira yung friendship ninyo. So, yun lang po, Pisces. Maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come. Hi Scorpio, eto naman po yung mensahe sa'yo for today. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Mayroon tayo ditong animals, Scorpio, love, and meron tayo ditong home. Aba, namimiss nyo yung alaga ninyo, namimiss nyo yung bahay ninyo. Ang dami yung namimiss ngayong araw, Scorpio, yan yung nakikita ko dito. Ayan. Pwedeng iniwan mo sa bahay, yung iba sa inyo meron kayong pets, tapos pag may trabaho kayo, naiiwan siya sa bahay, pwedeng wala siyang kasama. Scorpio, tignan natin pagdating sa... Pwede rin po na may mga malapit kayo sa mga pets, ganyan. Pwede po, vet yung iba sa inyo, or may anak kayo na nagpa-practice ng vet, veterinarian. Veterinary. Pwedeng meron yung iba sa inyo, may clinic kayo. Pwedeng na, malapit lang yan sa bahay po ninyo. So, you love animals talaga. And pwede rin po na may architect dito. Ayan, nagbibuild naman kayo ng houses. So, ano bang... Or pwedeng ito yung gusto ninyo pag nagkaroon kayo ng bahay, Scorpio. Yung pwede yung pets or merong place yung mga pets ninyo. So, meron tayong Knight of Wands pagdating sa business. Ay, sa career mo pala ito. So... Maganda naman yung business mo, kaya lang kasi huwag kang maiinip dito. So, meron po kayong pinagpapaguran dito ngayon, Scorpio. Pero happy naman po kayo. So, may goals talaga kayo dito pagdating sa career ninyo. Kaya laban lang kayo ng laban dito. Masaya kayo, oh. Parang pwede po na na-promote kayo kasi nakaupo ka na dito, oh. Diba? Yan, pwedeng promoted na yung iba sa inyo. Ang layo na din po ng narating ninyo and nakaka-proud yan kasi pinaghirapan nyo po yan, Scorpio. Tignan natin pagdating naman sa finances, meron tayo ditong Two of Swords, meron tayong Ace of Wands at mayroon po tayo ditong The Sun. So, naguguluhan ka dito. Actually, hindi ka naguguluhan, ayaw mo lang gumawa ng decision pagdating sa finances mo. Pwedeng natatakot ka
kung ano ba, kung ano yung sasabihin ng, kunwari, ng parents mo pag binili mo yung isang gamit na to. Parang natatakot ka ba sa judgment? Actually, ikaw lang naman yung masusunod dito, Scorpio, kasi lalo na kung pera mo naman talaga yung ginagastos mo dito. Hindi ba? So, ayan, kailangan mo pong mag-desisyon. Pwedeng meron kang gustong project na gawin. Pwede nga, gusto mo magpatayo ng bahay. Kaya lang siguro, iniisip mo kung matututukan mo ba siya or ano, ganyan. So, kailangan maging clear ka po dito pagdating sa finances mo. Kasi, kapag laging wala kang plano, ang nangyayari, hindi ka nakakaipon, nauubos yung pera mo sa ibang bagay. Tapos, pag ubos na, tsaka mo marirealize na, sana pala, tinuloy ko na, ganito, ganyan. So, parang lagi kang nanghihinayang dito. Yun yung nakikita ko dito. Okay, kaya, mag-take ka po ng decision. So, it's time for you to make decision na talaga, Scorpio, para ito, ang kalabasan ng finances mo ay maging happy ka, maging satisfy ka. Kung hindi naman po bahay yung ipapagawa ninyo, pwedeng, yung ano ba, parang, doon nyo i-invest yung pera nyo sa mga assets. Yung magiging assets siya. Ayan, yung pwede nyo pang pagkakitaan. Tignan naman po natin sa business mo. Scorpio, kamusta po ang business mo? Meron tayo ditong The Hierophant. Meron tayong Queen of Wands. At meron tayo ditong Ten of Wands. Ayan. So, pwedeng may meeting po kayo ngayon ng mga staffs mo. Ayan o, ang tatag din po ng inyong negosyo. Parang ang ganda ng place ninyo, ang ganda ng location, Scorpio, ng inyong business. Kaya dinadagsa talaga siya ng tao. Alam mo, mga pagod yung mga, ano mo ngayon, stress yung staffs mo ngayon sa dami ng customers po ninyo. So, good problem po ito. Kaya lang, syempre, kailangan i-train them well. Yun yung nakikita ko dito. I-train mo silang mabuti. Kasi parang konting, ano lang, konting pressure, talagang nai-stress yung mga, ano mo, mga tauhan mo. So, makaka-apekto yan sooner or later sa inyong production, no? Parang sa inyong team, sa inyong negosyo. Love life naman po, Spirit Guide, love life naman po. Spirit Guide, love life po. Death card, so may nagmo-move on dito, okay. Strength, meron dito nagpapanggap na okay lang siya. Yun yung nakikita ko. Okay lang siya, masaya siya kung ano yung mayroon siya. Pero meron din ako nakikita dito na after mo mag-move on, ang dami mong nakuha. Ang daming dumating na blessings sa buhay mo, Scorpio. So, very thankful ka din naman dito. Twin flames, your passion ignite. So, you are dealing with your twin flame. Kaya din siguro yung iba sa inyo, parang kung naghiwalay kayo nito, nagpapanggap kayo na okay lang kayo. Pwede rin naman na nabigyan kayo ng second chance dito sa inyong relationship. So ngayon, pinagbubuti nyo na, pinapalakas ninyo, at saka nag-uusap kayo ng person mo, ano ba yung gusto nyong mangyari dito sa relationship ninyo, ano ba yung plans ninyo. Ayan lang po yung mensahe sa iyo, Scorpio. Maraming salamat po, and see you again on my next video. So kung ano man po itong gagawin mo pagdating sa bahay ninyo, go for it. Pagdating sa mga pets mo, or kung gusto mo magkaroon ng pets, kasi yung mga pets nakakatanggal talaga sila ng stress. So kung stressful po yung trabaho mo, yung business mo, ayan, baka kailangan mo na ng help nila. Maraming salamat po, and see you again on my next video. Bye-bye po, and more blessings to come.